And welcome back again sa ating channel. Hello guys, I miss you. Medyo natagalan lang tayo magkaroon ulit ng product review dahil medyo marami lang ganap na nangyari for the past few weeks. Pero syempre, move on na tayo sa mga bad vibes na nangyari. So meron tayong ni-reviewing sabon. Ito yung tinatawag nilang, ito yung nakikita ko lagi sa ating Facebook. Nakita rin naman ako sa mga YouTubers na nag-review nito. And syempre, I give it a try. Ginawan ko rin siya ng 7-day review. Ang pangalan nito is Perfect Skin Lady Vitamin E Whitening Collagen Soap. So ito lang yung nababasa ko bukod sa times 10 na nakalagay. So ayun guys, pag-usapan na natin itong si Perfect Skin Lady Vitamin E Whitening Collagen Soap. So ano ba, kailan ba ako nag-start gumamit ito? Nag-start ako gumamit itong last November 16, 2019. Pala akong share sa inyo, during the time na ginagamit siya, in the 4th day yata, 4th day or 5th day na ginagamit ko itong si Vitamin E Whitening Collagen Soap, napansin ko, parang nagbabalat yung aking balat. So, napansin ko may magalas akong, habang naliligo ako, parang sabi ko, ano itong magalas na to, na akala ko ay parang mga libag na natatanggal. Siguro yun yung tinatawag na pagbabalat o yung process ng whitening na ginagawa ni Vitamin E, Whitening Collagen Soap. So, medyo nagkaroon ako ng pagbabalat dito sa aking mga braso. Ayan. Pero, syempre, dahil nga after ko maligo, naglo-lotion agad ako. So, hindi ko nakikita yung drying effect sa aking skin. So, hindi ko talaga nakikita ko talagang nagbabalat siya. Pero, naramdaman ko siya during the time na naliligo ako at nag-scrub ako ng aking mga braso. Mabili ko to kay Ate May sa Makeup Tagaytay at the price of 150 pesos. Meron kang sa isang box na ganito, meron ka isang sabon na kasama and it has 80 grams at kalagay naman dito yung kanyang manufacturing date. Kalalapit ko para makita nyo. Ayan. So, nandyan yung kanyang manufacturing date and expiration date. So, dumalabas sa isang product na ganito, ang kanyang expiration date ay umaabot ng 2 years. And, nakalagay dito, it is made in Thailand. It is produced by Skin Lady. So, sa isang box na ganito, ang liit lang ng laman ng sabon. So, insert ko dyan yung video nung in-unbox ko yung sabon na to. Palagay ko, ang size lang nito is 2x3 inches lang yung size nito. At yung kanyang kapal, ang kanyang width is half inch man lang. Kailan ko ba siya mai-compare? Mai-compare ko siya dun sa, alam nyo yung 50 pesos na dalawa sa Kojic soap. So, malapit na dun yung size niya. So, mga ganun kaliit yung makukuha nyo sa isang ganito. So, 150, medyo pricey siya, no? Sa 80 grams. And, masasabi ko naman dun sa sabon, ang kanyang scent naman is mildly scented. Hindi naman siya ganun katapang yung amoy niya. And hindi rin man ako nangate during naman na ginagamit ko siya.
mabula naman siya, may rich lather ka na may experience. Easy rinse naman siya, hindi siya mahirap banlawan. And hindi ko naman na feel na masyadong moisturizing skin ko after bath. Ang masabi ko lang dito, sa box naman niya, hindi siya sealed. Pero yung sabon naman niya, sealed with plastic. So, safe naman tayo na gamitin itong produkto na dahil hygienic yung pagkakapak ng ating sabon. Downside lang nito guys is wala siyang English translation. So, titignan nyo. Ayan o. So, makita nyo sa likod yung kanyang hindi ko maintindihan kung ito ba kanyang mga skin benefits na tinatawag. So, ayan, ayan. Lapit ko. Ayan. So, ito yung mga sinasabi nila kung ito ba yung skin benefits, directions for use, or ito ba ay mga warning or whatever. Sana man lang nagkaroon siya kung ito ay minamarket nila ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Sana at least ginawan man lang nila ng English translation para sa ating mga Pilipina o sa ating mga users o consumers dito mula sa Pilipinas. Masasabi ko rin dito, wala akong moisturizing feeling na naramdaman unlike na gumagamit ako ng Dove. Ayan, di pa pag gumamit tayo ng Dove, paglabas natin sa banyo, naramdaman natin na parang nag-lotion na tayo, ganyan. Sa kanya, parang may drying feeling nga akong naramdaman. Pero, syempre may mga pros din naman to. Wala akong naman hapdi na naramdaman. Hindi siya madaling matunaw. Kahit na maliit siya, hindi siya madaling matunaw. And, ayun. Dahil nga hindi naman siya for oily skin, it is a whitening soap din. Nag-produce talaga ako ng sobrang oil sa aking mukha. Talagang, 2 hours or 1 hour pa lang naman ako na nakaligo. Makikita mo talaga ang shiny na ng mukha ko, ang dami na agad na oil na nabuild dito sa aking mukha. And, papakita ko sa inyo yung sabon na nagamit ko after 7 days. So, eto na siya. Ayan. So, 7th day. Excuse me sa kuko. Ayan. So, ayan na. So, 7th day, para na siyang kasing nipis ng blade. So, ingat na ingat ako na huwag siyang mabale para mapakita ko sa inyo o ma-maximize ko yung paggamit ng sabon na to. On the 7th day na ginamit ko siya, ayan na siya. Ganyan na siya kanipis and ganyan na siya kaliit. And yung aking 150 pesos ay natunaw na. Ayan. And my recommendations sa mga oily skin na katulad ko, hindi ko siya nire-recommend na gamitin na facial soap. Talagang sabi ko sa inyo, mag-produce kayo ng sobra-sobrang oil sa inyong face. And sa skin, itong aking skin after 7 days. Ayan. So, ipakita natin yung comparison dun sa first day ko. Walang masyadong naging effect dun sa aking skin. Medyo nag-light lang siya kasi nga, as I say kanina, 7 days pa lang natin siyang ginamit. Pinartiran ko siya ng Silka Green Papaya Lotion with SPF 10. So, yun lang naman yung ginamit ko na product after kong gumamit ng sabon na to. So, hindi ko siya napartiran ng lotion kasi that time, hindi available yung lotion ng vitamin E nung binili ko to. So, ginamit ko na lotion is yung Silka. So, ito yun, no? Ayan. And, syempre, kung tatanungin nyo ako if it's worth the price, so, sabon na ganito, na 150 pesos, hindi. Hindi siya worth the price, guys. Hindi kasi siya ganun kasulit. Una sa lahat, it is 80 grams. Napakaliit niya. And, in the span of 7 days, alam nyo yun, naubos agad siya. Tingnan nyo naman. Ayan, 7 days. So, 150 pesos, marami tayong ibang choices sa sabon na whitening soap na mas malalaki. At the same time, masasabi natin mas effective. At mas maiintindihan natin yung mga nakasulat sa box na yan. Ayan. O, diba, hindi ko nga maintindihan kung ano yung mga nakasulat since it is made in Thailand. Pero may mga products made in Thailand na may translations. So, yun lang guys. Ito na, i-share ko na sa inyo yung Vitamin E Whitening Collagen Soap review ko within 7 days. Hope nagustuhan nyo ito. And syempre, thank you po again sa pag-subscribe sa aking channel. And don't forget to like, comment, and share. And syempre, sa mga bago po sa aking channel, don't forget to subscribe. Thank you again sa panonood. And God bless. Bye!